Good morning po, Sir Edison. Madam Vice President. Ang papanyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. We're back! Sexiest man of the year! I've won Sexy Man Awards. Of course you have. My creator has found us. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yan magsalita. Hindi din niyan, ano, hindi siya, she's a, I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. Thanks. Hindi marunong balik presidente. Presidente na ka nakaupo ngayon. You mentioned that hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Tunayin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na i-substantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember may plataporma siya. I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Ang bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko,
tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So. Yes. Just a very quick follow-up. Ito conversation happened between you and Senator Aimee na you mentioned natatapon. Hindi yun. Kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga. Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko na, nasabi ko kanina, Haten is the highest one lang ang rating niya. Sabi ko nang kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number two lang ako. Wala ang number one ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number one, iba-ibang direction sila. Months pala? Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he ran for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Oo. As sa kanya o sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may platforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako dun at the time, di ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako. Now, when you say, sama-sama tayong babagong muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa iyo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, may once a weekend, ma'am. wait lang. Yes, sir. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Lenny Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo! Oh. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budgeteering, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin na about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. So,
ako lang na naiwan dito sa lamesa. Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, ano, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Nga na maginong mga insecure. Hmm. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is drag me to hell. Sa laki, San Kirojis. Naman na. Tutuloy ko pa yung aking ano. May pupunta pa tayo kay Martin Romualdez. After this, let's allow the Vice President to speak again. Oh. Ha? Sasaki-san. Yes, sir. I just wish to have a question. If you didn't participate, if you didn't join Uni Team as a Vice President 2 years ago, in the election, do you think BBM could not elected? And do you think that was better result for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored by the administration? Contribution to the campaign, to the election. Okay. If I did not run, would he have won? I do not know. I've not seen his numbers without my number, but I'm sure their side has seen his numbers against Lenny Robredo, with and without Sara Duterte. So, I'm not seeing it. I wouldn't. Maybe I think they know that they will not win because that was what Senator Aimee said. We cannot win against Lenny Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other one is, the other question is? Do you think if you didn't agree to be in the unity, BBM would not be elected? Is that better result for the people of Philippines now, do you think? If I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Lenny Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot, sorry, I cannot answer the question. If we would be in a better place if we had another president, not BBM. And also, do you think your contribution, electoral contribution, was underestimated or ignored by the current administration? Yes, I believe so, because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe yes. And they've been saying that in their communications, that in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya, so I just mention his initials, LG. Yan ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. So, sabi ko kanina, sidebar, hahaba yung ano, yung 2016, balik tayo 2016. Kanina nas 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Maalala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbong mayor.
Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013. Sabi nila, tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So, 2016, sabi ko, no, I'm done. Pahala kayo kung ano yung gusto niyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor. And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto, PRD. Misis! Ang Surf Bar, New Look na! Presyong wais pa rin! Surf yan! Tatakbo akong mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents, no, to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal. And then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan. Dalawang tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan niyo ang NEP, tingnan niyo ang GAA, tingnan niyo ang tingnan niyo ang NEP, tingnan niyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan niyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan niyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldi ko ano. O diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit naging ganito na ang GAB? Oh, pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Oh, bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa? Sa budget. Pero hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP.
And nakita mo kung anong lumabas sa daa. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung anong nasa page 2. So, let's depend budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? Kung bakit sa mga kailangan mo pasabihin na, oh, nabudol niya ako. So, tambayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Kasama kami, katayo kami doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata, what did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako, wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya, i-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Surrender ka? And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I sabi ko, sarili ko, okay,
let's go to hell. So, ano bang ginagawa